tinitignan na rin ng pamalaang lungsod ng Quezon ang mga posibleng ihaing reklamo sa Kolehiyo de San Lorenzo. Sa isang panayam, sinabi ni Quezon City Legal Department Head Attorney Orlando Casimiro na very unusual ang ginawang pagsasara ng paaralan kung kailan simula na ang pasukan. Anya, maaaring maharap sa legal na usapin ang CDSL dahil sa nangyari. Samantala, dumarami na ang mga education institution na nagpapahayag ng kahandaang tanggapin ang mga naapektuhang mag-aaral ng pagsasara ng CDSL. Kabilang na dito ang Trinity University of Asia, UST Angelicum, Apex Schools v. Luna, at Thames International School. Gayon din ang Philippine Women's University, JASM, STI EDSA Muñoz, at iba pa. Nasa mahigit 1,000 estudyante mula nursery hanggang college ang naapektuhan ng pagsasara ng Kolehiyo de San Lorenzo.